dahil season 4 na nga ng ECQ dito sa ibang lugar sa ating bansa. And most provinces have implemented stricter travel restrictions. Masasayang lang ang pagod natin at gasolina kung ipipilit nating mag-travel. So we have decided, wala muna tayong biyahe. On this episode of the Bomba Moto Travel Vlog, let's talk about that motorcycle that never goes out of style. Hindi nalalaos at laging kabilang sa mga top seller bikes ng bawat manufacturer dito sa Pinas. Kung itong motor na to ang iniisip mo, nagkakamali ka. Nasa maling video ka. Joke. I'm talking about the standard bike or naked bike. Yes, ito yung madalas kinakabitan ng sidecar at mostly used sa paghahanap buhay. For this episode, I will be using the new Kawasaki Barako 175. Big shout out to Enki for lending me this awesome bike. So this bike goes by a lot of name dito sa atin. Pang tricycle, pang hakot ng tubig, the clutch, kolong-kolong, whatever you want to call it. On this episode, we will dive deep into the pros and cons ng isang lower CC motorcycle or also known as naked bike at kung fit nga ba to sa trip mo. Pero bago ang lahat, isa munang intro. Ride! Yon. So ano nga ba talaga ang standard motorcycle or naked bike? As per Google's definition, a standard motorcycle ay mayroong upright sitting position unlike sa mga sports bikes na almost nakadapa na ang rider. May komportableng distansya ang handlebar sa driver, hindi ka nakayuko or nakatihaya, at kadalasan ang foot controls o shifter at brakes ay nakapwesto sa ilalim mismo or medyo bandang unahan ng rider. Ang standard bike ay isa sa pinakamatandang modelo ng motor na available sa kahit sa ang motorcycle manufacturer. Sample na lang natin dyan ang YTX ng Yamaha, CD150 ng Kawasaki, TC125 ng Rusi, at syempre, ang ating all-time favorite, the TMX Alpha 125 ng Honda. Basta yung mga ganitong style ng motor. Halos lahat ng manufacturer ay merong ganito. Ngayon mo lang di napansin? Ako din. Anyway, dito sa atin, karaniwan tong makikita na ginagamit ng mga kapatid nating tricycle drivers. Pero sa motorcycle scene ngayon dito sa Pinas, na nagiging trend na naman ang mga classic bikes, medyo dumadami na din ang bumibili at nakaka-appreciate nito. I will talk more about that later. So let's do a little road test muna while I'm talking about the pros and cons. Siyempre, simulan natin ang cons. Simpleness. Kumbaga sa Dalagay, isang probinsyana. Walang ganong abubot or kahit anong palamuti sa katawan. So ito ang unang mapapansin mo sa isang standard bike. Walang flashy designs or anything. Walang aerodynamic designed fairings, tangke, makina at mga basic parts ng bike lang ang makikita mo sa isang standard bike. Hindi ka din pansinin ng cheeks, especially kung wala kang gagawing modifications. Mostly, Grand Tito crowd at iilan lamang ang nagkakagusto sa bike na to. Yung mga taong mas gusto yung simplicity and classic look sa mga bike nila. Right. Number 2, manual transmission. Correct. You've heard it right. Exacto. Yes, tama ka nang nadinig. Manual, the clutch, etc. Hindi siya katulad ng mga scoots or maxi scoots na lahat ng controls ay nasa manibela. Sa isang standard bike, meron kang clutch lever, shifter at foot brake. Sa mga nagsisimula mag-scooter, pwede kayong mahirapan if magta-transition kayo into a manual motorcycle or a standard motorcycle.
Pero kung pangarap mo ay ang mga big bikes na may manual transmission din, well, this type of bike is the one for you to start with. So, an additional point about the cons of a standard bike. Sobrang nakakapagod ang manual kapag traffic. Kamay, paa, lahat gumagalaw. And number 3, walang gaanong techie features ang isang standard bike. Yes, madalas ang meron lang dito is speedometer, tachometer, yun lang. Wala din siyang safety features tulad ng ABS, pass switch, engine check warning. You get what I mean? And isa pa, hindi din siya fuel injected. As is lang siya. What you see is what you get. Diba? Mostly, or halos lahat, ang isang standard bike ay meron lamang halogen bulb para sa mga ilaw nito. And we all know kung gaano kalinaw ang isang halogen bulb sa gabi. Well, a contradiction to this is, so yung mga bagay na to is kayang solusyonan naman ng modifications and upgrades. Yun nga lang, additional cost. So, for me, that's all the cons that I can see on this bike. So, ano pa hinihintay? Let's go to the pros. Number 1, at pinaka mapapansin mo sa isang standard bike is affordable price. So, mababa ang presyo nito kumpara mo sa ibang bikes with the same displacement. Yan ang dahilan kung bakit mas preferred ng ating mga kapatid na tricycle driver ang isang standard bike. So, for as low as 45,000 pesos, may brand new motorcycle ka na. And imagine how much would it be kung huhulugan mo siya in 36 months or in 2 years, right? And another thing is you can even get a second hand for as low as 20,000 pesos and sometimes as low as 10k depending sa brand at edad ng motor. It's a good deal, right? Imagine 125cc or 150 motorcycle for just 45,000 pesos. Di ba? So, goods na kung gagamitin para sa negosyo. Example natin tong gamit kong motor na Kawasaki Barako 175. So, with maximum power of 12.74 horsepower at 7,500 RPM, at max torque na 13.1 newton meters at 4,500 RPMs, hindi ka na mabibitin sa lakas sa abot kayang presyo. So hindi na siya mahina at hindi ka rin nang bibitinin. Imagine, 'di ba? So number 2, lightweight and agile. The Kawasaki Barako 175 ay tumitimbang lamang ng 291 pounds o 130 kilograms. So, kumpara natin siya sa mga sports bike tulad ng Kawasaki RS200 na may dry weight ng 165. It is a lot lighter than this. Pero syempre, i-consider natin ang displacement ng makina. Pero you get what I mean. Malamagaan lang siya at hindi siya ganoon kahirap gamitin. So most standard bikes naman, nagre-range sila ng 9 horsepower to 12 horsepower per 7,000 to 8,000 RPM. Depende sa brand and displacement ng makina. Pero tong mga number na to is something that can give you enough speed and power. Hindi na siya mahina at hindi ka bibitinin. Great for beginners? So this is something tricky kasi ang manual na motor is not for everyone and we all know that. If you like the classic look and aims to have big bikes in the future, well, this is one option for you to start with. Sabi ng iba, great for beginners. So in my opinion, unang-una mura, madaming parts na available at hindi ganun ka-expensive maintenance. So if you slide on this bike, wag naman sana, carry lang. Durable din siya at available ang mga parts. So madaling magpalit kung may masira agad.
So number 3, great base bike for customization. And ang pinakapaborito kong pros of a standard bike. Itong bike kasi nito is sobrang dali i-customize. Standard bikes are mostly used sa mga bike projects ng mga kapatid nating nahihilig ngayon sa customization. Mapa tracker, cafe racer, brat style, or scrambler. The flexibility of this bike for customization is unrivaled. So this is mainly because mura siya and there's a lot of improvement. Nakikita nyo naman sa kung ano yung itsura niya, di ba? So sa panahon ngayon, sumisikat lalo ang custom bikes and classic bikes. Dumadami ang nakaka-appreciate sa gantong uri ng bikes. Pero syempre, alam yan ng mga manufacturers. Kaya naglabas din sila ng mga standard bikes na with the classic look. So, andyan ang XSR series ng Yamaha, Classic 250 ng Rusi, at syempre ang Kiway Cafe Racer 152 ng Mitsukoshi Motors or SYM or SIM, whatever you call it. Pero syempre, bilang isang rider, we all wanted to be unique. Ayaw natin ang may kamukha tayong motor, di ba? So dahil nga walang gaanong fairings, modern features sa mga standard bikes, it gives us a lot of choices for customization. Since basic lamang ang mga ginamit sa kanya or basic parts lamang, mas madali siyang i-modify at i-customize compared to sa mga newer state-of-the-art bikes. There's a lot of possibility para sa mga gantong uri ng bikes. So anyway, sa panahon ngayon mas dumami ang nahulog sa alindog ng mga classic bikes. Tumaas ang demand para sa standard bike at mas madami na ang nakaka-appreciate sa ganda niya. Which is good kasi lumawak lalo ang motorcycle scene dito sa Pinas. So anyway, itong mga bagay na napansin ko or mga pinagsasabi ko sa video nito is base sa experience ko on using a standard bike. Yes, I already used a standard bike back nung collector pa ako. In the end, yung trip mo pa din naman ang masusunod. Mapa standard bikes, scoots, big bike, or underbone man ang trip mo. It's all up to you. Kung ano preferred mong bike, buy it if it's what makes you happy. Sa respeto sa kapwa rider at kung sino man na nakakasalubong natin sa kalsada. A little something to remember, mga kabomba. A bike does not define the quality of the rider. It's the rider that defines the quality of the bike. Hanggang sa susunod na vlog, mga kabomba. Salamat sa panonood at sa mga nagstay hanggang sa ending ng video na to. Napakabubuti niyong tao, kayo may busilak na kalooban. Hanggang dito na lang muna and see you on the next episode of Bomba Moto Travel Vlog. Like, share, and subscribe. Stay safe, guys!